What's up mga kalapatids? Ayan, gabi na. Gabi tayo magbablog ngayon. So ito yung mga ibon natin na ibinibreed. Ito yung setup natin for natural breeding. Ayan. Simple lang. Mabilis ang gawa lang mga kalapatids. Nakuha ko yung concept na to kay Kuya Joben dun sa Canada. Ayan, vlogger din siya mga kalapatids. Ayan. Ito yung mga pinahiram sa atin ni Master Nicky Abu. Mga ibon niya. Yung dalawa. Ayan, yung dalawa na yan. Na nasa baba. Tapos ito. Tsaka yung isang checker dun. Ayan. Tapos yung mga binibreed natin dito, silipin na rin natin, update ko na rin kayo. Ito, emergency light mga kalapatids, kasi hindi nag-charge tong ating solar light. Kasi medyo cloudy dito kanina. Tapos ito naman yung ating mga binibreed dito. Ito yung Cock 14 ni Master Nicky Abu. Ayan. Pinair ko siya sa hen ni Kuya Russell dun sa Johnson. Ito. Medyo nahirapan akong pag-pairin sila kasi I'm coming anak. Okay. So, ito yung hen ni Kuya Russell. Nahirapan akong bigyan siya ng pares. Dahil nga, sabi sa akin ni Kuya Russell, hindi siya sanay sa maliit na kulungan. So, hindi siya sanay sa nest box na ganito. So, ginawa ko, nilipat ko siya dito sa kabilang section. Habang nililinis ko yung box nila. So, nilipat ko muna sila dito ang dalawa and then nag-pair sila. Tapos, ito na yung mga binibreed natin ngayon. Ayan. Naglagay na tayo ng paso nila. Bali yung mga nandito dati, tinanggal na muna natin at nilipat natin dito sa kabilang section. Ginawa natin silang natural. Ayan. Ah, medyo madilim na mga kalapatids. Wala nang di na makita. So ayun, quick update lang mga kalapatids. Ito, ibabalik ko na siya at papatayin ko na yung ilaw. Ito yung pinares natin dun sa Johnson ni Kuya Russell Torno na cock. Ayan. Pinakitaan ko siya ng mga cock na iba. Una yung grizzle nga galing din kay Kuya Russell pero ayaw niya. Tapos yung staff bandit din ni Kuya Nicky ayaw niya rin, ginugulpi niya. So minessage ko si Kuya Russell, sabi nga niya hindi nga siya sanay sa nest box. Or gusto niya yung nakakalipad-lipad siya. So, yun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, bukas yung nest box nila para nakakalipad-lipad sila rito. Yung iba naman, is sanay naman sila sa nest box kaya okay lang sila dyan. Pero pinalalabas din natin sila. Sinimulan natin silang palabasin kahapon. So, pair by pair ko silang pinalalabas. Katulad nung ginagawa ni Kuya Marvin yung sa mga cock niya, sa mga breeders niya, pagkaano pinalalabas niya para makapagkastahan ng maayos. Ito siya. Gandang cock din mga kalapatid. So, hindi pa ito masyadong nasusubukan kaya tayo na lang susubok. Ito yung medyo ano yung pakpak niya. Ayan yung pakpak niya mga kalapatids. Ayan mga kalapatids. Sana maglabas sila ng magandang inakay.
Babalik ko na to dito. Sana mga kalapatids, by December meron na tayong mga paitlog. Para nasa ganun, by January makapag-win na tayo ng mga inakay, para yung mga inakay natin is hindi na natin kailangan i-darkening, natural na lang tayo. So magpapatay na rin ako ng ilaw, mga kalapatids. Ito yung mga ibon natin dito ulit. Ayan. Ito si Borga. Ayan, dyan siya sa taas. Ayan. Pagka mga ganito naman, mga kalapatids, katulad niyan, may mga droppings sila dyan. Ang ginagawa ko pagka sa umaga, naano ko na lang. Yan, ni tinatapong ko na lang na ganyan. Hindi naman masyadong dumidikit eh, kasi maganda naman yung mga kondisyon ng mga ibon natin. So ayos lang. Yan, pagpagpagpag lang, mga kalapatids. Yan. Hindi naman kumakapit eh. Hindi naman sila mga basa. Ito naman yung mga ano natin, mga kalapatids, mga young bird natin. Bali, pinagsama-sama na natin sila rito kasi wala na tayong ibang paglalagyan sa kanila. Ito na yung pangatlong section natin. Ayan. Ano naman sila rito, mga kalapatids? Maluwag naman sila. Bali, may 18 yata sila rito. Ayan. Ito yung mga racers natin. Ito yung Hail Mary na akala natin na hen, pero kak pala. Ayan. Ano na siya, oh. Confirm na to na kak. Ayan. Anak ito nung Jansen na nandito sa atin ngayon, mga kalapatids. So hopefully ngayong old bird season makitaan natin ng husay itong si Hail Mary natin. Mahusay niya siya nung young bird, pero sana mas ma-improve pa siya ngayong old bird. Ayan. Meron na rin tayo mga meron din mga nagpe-pair up dito, mga kalapatids. Ayan, naglagay nga ako ng isang ano dyan, isang test bowl para nang sa ganun kung makapag-breed sila edi okay lang. Ayan. Pero kung hindi naman, edi okay lang din. Mas maganda kung hindi sila makapag-breed muna, para hindi naman malaspag yung mga katawan nito, mga ibon natin. Ayan. Ayun sana yung ipe-pair up namin dun sa Jansen na Mili. Ito, tong grizzle na to. Kaya lang, nung ilagay ko yung blue bar na cup at saka yung hen, nagpare sila kaagad kasi nga yun ang gusto nung Jansen na red or Mili. So sila na lang ang pinag-pair ko, hindi ko na sila pinaghiwalay. So eto, meron tayong spare na isa galing kay kuya Russell. Siguro pagkaano, kung meron pa tayong hen na pwedeng paggamitan sa kanya, ihahabol natin para magkaroon din tayo ng lahi nitong grizzle na to. So itong grizzle na to is a Belgian bird. So most likely siguro mga sprint middle yan. Kasi laki. Ayan, no? Laki nyo. Parang si ano eh. Parang si Bonjing. Ito si Bonjing. Bonjing! Parang iba itsura mo, ha? Ito si Bonjing.